Hello mga mi, magluluto nga lang ako ng ulam para babaunin ng mga bata. Dahil nga maghapon ang klase o pasok dito sa amin, ay kailangan nilang magbaon ng kanin. Dahil doon na nga sila kumakain sa school sa kanilang room. Wala nga kaming naisip na ibang babaunin nila kaya ito lang muna. Minsan talaga nauubusan ka ng idea kung ano yung ibang mauulam. Si Dada lang ngayon nagpatuloy magluto nito dahil maghahanda pa ako ng tinapay na babaunin nila. Kapag nga nakabili si Dada ng tasty ay pinagbabaon ko na nga rin sila para hindi na sila bumili doon sa school. Minsan naman kapag hindi sila nakakapagbaon ay doon na sila bumibili. Minsan daw kasi tinatabad na daw silang bumaba lalo na yung mga room nila kambal nasa third floor. Kaya minsan pinagbabaon ko na nga lang sila. Hinug na nga rin yung mga saging na nakuha ni Dada kaya pinagbabaon ko na nga rin sila. Ewan ko nga ba sa kanila at konti lang yung binabaon nilang kanin. Siguro kung ano lang yung kaya nilang ubusin, yun lang yung binabaon nila. Mas maaga na nga sila ngayon dahil bawal na nga yung late sa kanila. Paano kasi kahit maaga silang nagigising, anong oras na sila nakakaalis? Eto na nga si Dada at naghihintay sa kanila. Medyo masama pa nga ang panahon at umuulan-ulan. At pagkaalis nga nila ay eto, magliligpit na naman tayo. Eto ngang video na ito ay late upload na nga rin mga mi. Minsan nga ay hindi tayo nakakapag-video agad dahil sobrang busy natin dito sa loob ng bahay. At minsan nga rin kahit may video na, hindi tayo nakakapag-edit agad at hindi nakakapag-voice over. Relate din po ba kayo mga mi? Aayusin ko nga lang muna dito banda sa may printer at medyo magulo na naman. Eto ngang printer ko kapag hindi na ginagamit ay lagi kong tinatakpan dahil naaalikabukan. Anyways mga mi, nalaban ko na nga pala yung aming supa cover at nabidyoan ko nga rin nung nakaraang araw. Pagkatapos ko nga mabanlawan ay nilagyan ko nga rin ng anti-back downy para kahit matagal-tagal malaban ay may protection siya. Charo. Pagkatapos naman ay syempre ay ida-dryer ko naman ito. Buti na nga lang at nakabili na kami ng washing na with dryer. Ayun na nga lang ako nakaka-experience ng ganito. Dati nga ay nag-tease talaga kami ng walang dryer. Sinasampay ko na nga lang sa loob ng bahay noon para mas madaling matuyo at ang inuuna ko nga ay yung mga damit ng mga bata. Pero ngayon dahil may dryer na ay madali na nga lang natutuyo ang mga damit. Eto namang sofa cover ko kapag na dryer nga ay medyo tuyo-tuyo na nga at konting pahangin na nga lang ay pwede na siyang gamitin. Buti na nga lang at okay na ang panahon at medyo maaraw na. Ilang araw din kasing umuulan-ulan dito sa amin. Pinagkasya ko na nga lang dito silang tatlo at walang ibang pagsasampayan. At pagkahapon nga ay kinuha ko na nga rin ito at kumukulimlim na naman. At kinabukasan ko na nga ito na ilagay. Pagkagabi nga ay tinatanggal ko nga rin ito dahil nga si Zoe ay sinisipsip nga at muntik pa nga ito mabutas. Buti nga at nakita ko nga si Zoe. Kung hindi ay natuluyan na talagang nabutas ito. Nahinto pa nga at kumain muna kami ni Dada ng almusal. Kain tayo mga mawe! Kami na nga lang naiiwan dito sa bahay kapag may pasok ang mga bata. Parang ang nabibigyan na namin ng oras ang isa't isa. Nag-agawan pa nga kami ng ulam dyan at konti na lang ang natira. At eto na nga ipagpapatuloy ko na nga yung paglalagay ng cover. At ayan na at sa wakas ay natapos ko rin. Anyways mga mi, meron na naman tayong another blessing, another budol. Ito lang naman mga mi, ang pinapangarap kong kurtina. Ito lang naman yung ring curtain. Ang ganda nga ng kulay ng napili ko mga mi. Ang pinili ko nga ay kulay cream. At ang ganda nga ng pagka-cream niya. Apat na nga itong na-order ko. Ang dapat nga ay nung Pasko pa at bagong taon gusto ko magkaroon ng ganito. Kaso nga ay ngayon lang nagka-budget. Tingnan nyo mga mi, ang ganda ng pagka-cream niya. At syempre, hindi makukumpleto kapag walang ganito. Hindi mo na kailangan mag-drill or mag-barena kapag ito ang binili nyo.
ito nga pala ay no drill adjustable curtain rod. No need mo na talaga mag-drill mga mi. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-adjust lang ang rod. Kapag nakuha nyo na ang tamang sukat, kailangan nyo lang paikutin yung white sa dulo para sumikip siya at para mag-lock. Sobrang bilis nga lang niya ilagay mga mi. At pwede rin siyang sampayan sa CR, sa labahan, at pwede rin siyang ilagay sa ilalim ng lababo mga mi kapag maglalagay kayo ng kurtina. Made from stainless steel na nga pala yung rod niya at rubber yung dulo. Isa nga lang muna itong nabili ko dahil nagtry nga muna ako at dahil nagustuhan ko nga ay bibili nga ako uli para sa iba kong paglalagay ng kurtina. Ang kagandahan pa nga nito mga mi ay mataba yung pinaka steel niya. Hindi talaga siya basta-basta magagalaw dahil rubber nga yung pinaka dulo. Meron nga din itong iba't ibang sukat mga mi. Eto nga palang nabili ko, ang sukat niya ay nasa 240 cm. Safe na safe nga itong item na dumating sa akin dahil doble ang bubble wrap niya at may nakalagay pa na fragile. Salamat seller! Another good item na naman. One of my best purchase sa halagang 158, multi-purpose na siya mga mi. At super tibay talaga siya. Ilalagay ko na nga lang sa yellow basket kung saan ito mabibili.